Therefore, I escape. 5 meters. Tingnan nyo. Hilera ng mga sasakyan. Hilera ng mga sirang sasakyan na pwedeng pagkuna ng parts. Hello, Unusual Jam Jam here para naman sa isang linggo ng paggawa ng sasakyan. And this week, gusto kong kumuha ng isang wiper motor sa sasakyan at kukuha ko ng wiper motor and frame para sa isang 2002 rendezvous ng manager ko. Medyo ayaw niya ng gumastos para sa sasakyan na to, so kailangan ko siyang ikuha ng spare na gamit. Ang mga dadaling ko para sa trabaho ito, syempre yung mga basic tools ko, basic hand tools lang, kasya sa bag, mabilis buhatin. Malalaman niyo mamaya kung bakit. And syempre mamaya sasot ako ng boots. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan ako magsasalvage ng parts. Bukod sa mga handheld tools, nandyan yung 3/8 gun ko, and then 3/8 ratchet automatic, 3/8 sockets, isang martilyo, plies, mga pliers. So yan lang, maliit. Aside from that, syempre kailangan ko ng mask. Oh, no, wrong mask. Hindi ako mang kakarna. So mask, dahil syempre COVID ngayon, and maaring may mga tao rin sa isang lot na yon. So yon, hindi ako kukuha sa mga parking lot dyan sa mall. Mayroong parking lot na mga sirang sasakyan kung saan naka-wrecker ang iba't ibang uri ng mga sasakyan, nandun sila ready for salvage lang ng mga parts nila, and at the same time ako mismo yung kukuha. And doon ko na lang babayaran. Mas mura yun, lalo sa mga DIYers na gustong gawin yung sarili nilang sasakyan at ayaw gumastos ng bagong parts. Doon, kailangan mo lang ng konting sipag. Mas mura na yung parts na makukuha mo. So, let's go! Nandito na tayo ngayon sa sasakyan. It will only take about 3 to 5 minutes sa drive para makapunta rin sa lugar. And yun, dala ko tong van para madali ko rin makarga yung mga kukunin kong mga bagay. So nakakatuwa dun. May malaking parking lot siya. Walang laman kundi mga sirang sasakyan. Para sa mga tao na mahilig magkuting-ting, that will be a paradise. Kasi yun nga, madaling makahanap ng parts, iba't ibang mga sasakyan. Kung gusto mong kumuha ng mga body panels na hindi pa nababangga, doon maaari ka makachamba ng mga clean na pintuan, clean na hood, walang bangga ng mga fender. So but yeah, it's gonna be fun. Magiging masaya yung una kong punta doon, na masaya dahil first time ko makakita ng ganong karaming sasakyan na sira. And yan, medyo adventurous din. Gawa ng palaging tatandaan, konting sipag, makakatipid ka gamit lang ng konting sipag. I think kilala naman ang mga mekanik ko tungkol doon. Konting tiyaga at may resulta. So nandito na tayo sa parking lot ng Pick and Pull. And marami rin tatangkang kumuha ng mga parts. Nandun pa sa loob ng pader na to yung malaking lote kung saan pwedeng makakuha ng parts. So sana mahanap natin yung inahanap natin na wiper motor. And after kong makuha doon, ititest ko sa bahay kung gumagana, and pwede na natin ibigay sa manager ko. So let's start muna sa pagpasok. Kailangan mo ng $1, remember that. So ngayon nandito na ako sa loob ng wrecker. And tignan nyo,
sasakyan, hilera ng mga sirang sasakyan na pwedeng pagkunan ng parts. So para mahanap mo na para mahanap mo yung tamang sasakyan na gusto mo, hinihilera nila yan, nilalagyan nila ng number ang kada row. So bibigyan nila kayo ng ganitong listahan. So dito hinahanap ko is Odyssey. And row number 53 and 58. Listahan kung ilang Odyssey yung meron. And kung saan row sila nakikita. Saka maghanap din ako ng isa pa para sa van ko. Ito yung Dodge Caravan. And nandyan rin yung mga rows 53. So merong common 53. Unahin ko na yung 53 kasi yung dalawang sasakyan na hinahanap ko is nandun sa row na yun. Meron lang akong problema dahil yung rendezvous is hindi sila available ngayon. Malamang naubusan na sila ng spare parts na pwedeng itinda. So maglalakad lang tayo ngayon. Nang maglalakad, kaya sabi ko sa inyo, travel light pag nandito kayo sa lugar na to. Kasi kayo ang mapapahamak kapag hindi nyo ginawa. Ito tayo sa row 60 ngayon. Row 60. Dito yung 59, 53 yung hanap natin. So from dito papunta ron is pababa. So kailangan natin pumunta ron. Oh, meron na dito yung Dodge Grand Caravan. Pwede ko nang kunin yung side mirror nyan para sa sasakyan ko. 53 Honda Odyssey. So ito, itong sasakyan na to is Honda Head Odyssey, dating Honda Odyssey. Ito na lang mga natira sa kanya. And susubukan ko kunin yung shock absorber niya para lang sa customer dahil luma na rin sa sasakyan. Hindi ko nire-recommend ang kumuha na may kinalaman sa suspension system dahil hindi ko alam kung gaano kaluma or gaano katagtag yung mga suspension system nila. Pero for now, dahil matanda na yung sasakyan ng customer ko, kukunin ko yung strut na yon, strut tower. And ayun, pipili na natin siya. So bigyan ko kayo ng konting close up kung ano mga pwede nyo makuha sa kanila. Isang buong makina nandyan, nakaba. Sayang, hindi natin alam kung ano mga problema niya, pero look at that. And then yan, kinukuha na yung mga bumper natin, nilasag-lasag na. So mag start tayo. Sobrang tigas ng nut na yan kasi madumi na. Wala akong paraan para matanggal siya dito. Meron akong barit na malaki sa bahay. So matatanggal ko yan dun. Dito masusunog lang yung 3H na dala ko. Bago ko matanggal, pero at least job is done. So lilipat tayo sa isang sasakyan. Sa Dodge Caravan. Kailera lang rin ito. Pero titignan ko kung anong year siya. Meron dito 2009. 2010 sa number 51, 2010 ayun, 2010 dito sa number 53. So nandito na tayo sa number 53, so hanapin na natin siya. Let's go. Hirapan lang nito, kung marami kayong kukuwin
meron silang parang shopping cart dito. So bukod sa shopping cart, dala mo pa yung tools mo. So pabigat na pabigat. Hanapin ko muna, iwan ko muna dyan yung shop. Parang yung tools ko pa sa matala. Talang dito lang naman. Hanapin natin yung Dodge. Dodge. This is the Dodge, I think. 3.6. Oh, sorry. Wala na siyang side mirror. Side mirror yung kailangan ko para sa sarili ko sa sasakyan. Matagal na siyang sira, pero tinatamad na akong ayusin. Kasi sa akin naman yun. Okay. So, meron ako nakita dun sa Pandaron. So, kumuha natin yun. Let's move. Okay. Ayun, ito na yung Dodge Grand Caravan. Meron siya side mirror. So, yan ang biktima natin. Sige natin. Yung mukha ng parang desierto dito. Yan. Hindi na lang, meron tayong mask. At malakas yung hangin. Nagigumalikabok. So, yep. Tanggal ko na yung wires. So, magpuproceed tayo dyan sa side mirror. At mas lumalakas pa yung hangin, so mas gusto kong magmadali na. Pwede na tayong umalis sa desierto na to. Siyempre, dito, prone mawala ng mga gamit. Gawa ng nakakalimutan. Iisip nila, shop pa rin nila to. So, kukunin na ng mga gamit. May magliligpit na tayo. Babalik na tayo sa base. So hindi ko man nakuha lahat ng parts na gusto ko at dahil wala yung isang wala silang available na isang scrap car na hinahanap ko. Masasabi ko pa rin nagtagumpay at saka napakita ko sa inyo and na-share ko yung experiences sa pagkuha sa ganung klase ng wrecker. And enjoy ko yung adventure na yun. So till next time, bye-bye.